More commuters in the so-called NCR Plus will be allowed to board public transport later this week. Starting November 4, Thursday, jeepneys, buses, MRT and LRT trains will be able to bump up their capacity from the current 50% to 70%. This will be implemented in Metro Manila and the nearby provinces of Bulacan, Laguna, Cavite, and Rizal. The move comes as the government continues to gradually reopen the economy ahead of the holiday season. Officials say this will also help PUVs recover from rising fuel prices. Ngayon, nasa alert level 3 na po ang Metro Manila. Mas maraming negosyo ang pinayagan na magbukas at mas marami rin po ang ating mga kababayan na lumalabas, kaya mataas na rin po lalo ang demand for public transportation. Sa pag-aaral po ng DOTR, ang kapasidad sa mga pampublikong transportasyon ay walang diretsong kinalaman sa bilang ng COVID-19 cases. The Transportation Department will also no longer require jeepneys to have plastic dividers inside their vehicles. Commuters, however, have reservations about the move. Maari na po itong tanggalin ng ating mga drivers at operators dahil wala rin hong medical findings po yung aming pag-aaral na ito po ay makakapagpaiwas po sa paghawa ng COVID-19. Bagkus ito po ay maari pang kabitan po ng virus because of the plastic material. Maganda po kasi kailangan manatili lang din po yung face mask dun sa pasahero. Kasi halos hindi naman na safety din yung plastic eh. Kasi pag nagkadikit-dikit, kailangan lang po may face mask. Dapat hindi po yung tanggalin kasi di ba ano po. Kasi di ba yung pong iba ano, pag umuubo. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines hopes the government will soon allow the capacity of churches amid current COVID-19 restrictions. Metro Manila and seven other regions are under COVID-19 Alert Level 3 until November 14, which permits religious gatherings at a maximum capacity of 30%. Sana kung mababa pa yung level ng kanilang ano ng kanilang appreciation sa cases, gawin nilang level 2, sana gawin na nilang 100% yan. Pero ano doon pa rin siguro yung pag-maintain natin ng mga health protocols. But of course, yun ay parang ano lang natin, dream lang natin ano, para mabigyan nga ng pagkakataon yung mga tao na makapasok muli ng simbahan, makapagdasal. But at the end of the day, if the experts deemed it otherwise, hindi pa talaga pwede. Ang simbahan naman nakita natin previously ay hindi naman na kumukontra, di ba? Parang sumusunod naman. The Philippines logged 3,410 new COVID infections Sunday, raising the country's total to 2,787,000. The health department also confirmed 128 new deaths. Active cases now stand at 45,233, the lowest since July 14th. The 7.2% positivity rate is also the lowest in over 8 months, or since February 27. More than 2 million additional doses of Pfizer's COVID-19 vaccine arrived in the Philippines Sunday evening. The fresh jabs were donated by the U.S. through the COVAX facility. Vaccine Chief Carlito Galvez Jr. says children aged 5 to 11 may be inoculated as soon as December, once Pfizer applies for emergency use authorization in the Philippines. Pfizer's COVID shot was already approved for young kids in the U.S. on Friday. If the Pfizer will apply for it, more or less, baka natin mga December. 5 to 11, yan yung age bracket. Yung age bracket na 5 to 11. But most likely, ang natin, because it will take time to analyze. As of Sunday, more than 27 million Filipinos have been fully vaccinated against COVID-19. The government aims to give a first dose to at least 70% of its 77.1 million target individuals by the end of the year.